Mali. Correct. Aba, ang galing! Aba, ang galing! Yan ang Pinoy Pride, man! Yan na sa peak, mga dati na sa... Ah, lamig bigla, para nung huli mainit lang. Tapos yung mga kaisero, ako pala si Paolo, kaya malamit lang sulot, tusukot, alita, agad simula, bilhin na kayo ng merch niya para hindi malamig. Ano to, galing kay Juicy Pesa. Kala ko merong may truck na umuurong. Sige, pero gusto mo rin sumikat? Alam mo, itaas mo na lang dyan, Yum Burger. Mas onti may inis sa'yo at may inggit. Leche sukot, ang pagsaway ni Vice Gandas. Yes! Ito, itong clip na to. Si Chito Miranda pala to. Paano yung kawaii, paano yung kawaii? Yeah. Hoy! Hoy! Pwede yun. Pwede yun actually. That's bad, you don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwede nang yan nagnanakaw ng halik. Sorry. Christine, thank you. Kasi kahit... Ah! Men, sukot nun. Hayop ka. Tatlong pangalan, tatlong magkakaibang kwento. Kay Axel, kay Christine, at kay Vice Ganda o ang management ng Showtime. Bago natin buklatin ang lore ng mga nangyari dito, bibigyan ko lang kayo ng konteksto dahil ito ay isang issue na nangyari sa Especially For You, isang segment sa Showtime kung saan susubukan nilang buhayin muli o magbigay ng bagong apoy sa mga mag-ex. Dahil nagpapasok sila ito ng iba pa mga tao o suitors doon sa isang partner, doon sa mag-ex. Para mag-usapin sa kanilang dating relasyon at kung ano ang pwede nilang ma-improve o kung gusto nilang magkabalikan. So ito yung naging problema. Ang sinasabi kasi sila, pinagbigyan lang ba siya dahil hindi siya kagwapuhan? Hindi mo pinili, okay lang. Kasi kapangalan mo ex ko eh. Yung simira ng buhay ko dati. Pero... So ex on ex action. Good luck. So ito. Dito nagsimula ang lahat. Ngayon, naglabas ngayon sila. Pagkatapos ito, nagkaroon to ng samot-sari reaction sa mga netizens kung paano hinandal yung sitwasyon. Unang-una kasi, si Vice ang nag-react. Maganda sa ano kung si Christina ang nag-react at nag-follow up si Vice. So dito makikita natin kung ano ang kanilang naisip during nung na mga pangyayaring yun. Ito yung sinabi ni Axel at ni Christine. Gusto nyo ba malaman ba't umiiyak si Christine ngayon? Ating ba maaalamin mamaya-maya? Replay lang sana yung nangyari kahapon sa segment ng Showtime, yung Especially For You. Lalapit na ako kay Christine, siyempre si Christine nakaamba na yung kamay niya na appear. Ginawa ko, nakipag-appear ako sa kanya, tapos hinawakan ko yung kamay niya. Ang bala ko talaga sana ay bro code. Yung bro code na yun. So dito sinabi niya yung bro code, yun yung pagkakuha mo ng kamay mo, itatabig mo yung braso mo. Di ba ginagawa natin sa pre? Sige, salamat, parang ganun. How, shake hands, after na shake hands, yung didikit yung balikat sa balikat, tapos tap sa likod yung kamay. For comfort, ganun. Yes, ako nga pala si Christine. Ito so, naman kay Christine. Kanina, tapos yung iba naman, naiintindihan talaga na nakikita, at nakikita nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Mantotoo po kasi niya, wala naman po talagang balak si Axel na... Axel ba? Parang Axel, upset. Yung Axel parang accepted. Beso ako. Di pala Axel. Hindi ko talaga naramdaman na... So, pwede ka nakapinili, di ka pa naramdaman, ang sakit naman, especially for you. Diba, inapiran ko siya. Parang gusto niya akong i-hug, tapos since nakaupo ako, ang awkward ng position. Diba, pinagtutugma kasi natin yung nangyari sa mata ng dalawang involved, hindi muna yung mga host. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, i-hug niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito kasi itatap niya nga siguro ako eh. Ang galing na napakaliit lang nitong bagay na napalaki dahil kay Vice, dahil sa pag-call out niya. Parang magtropa, sa pagtropa 'di ba? Pag halimbawa yung tropa mo malungkot, ganun ka magano 'di ba? Okay. Yeah, ganun ka mag-comfort. Ganyan. Our friend Jasmine Z. Ito naman. Ito yung maraming kinainis. So ito naman yung sinabi nila na porket pogi, okay lang bumeso. I hope you have a happy life and God bless with your partner. Lumalabas ito yung pagka-hipokrito ni Vice Ganda. Pagkatapos tulubas yung dalawang sinabi ni Axel at ni Christine, nag-sorry si Vice Ganda sa Twitter na hindi daw niya alam yung mga nangyari. Pero nung lumabas na na-air na ulit yung show, pagdating nila sa pagtapos ng episode, ay niretract niya yung statement ng kanyang pag-sorry. Bakit? Kasi daw, niretract na din daw ni Christine yung nangyari na talagang na-awkwardan siya at hindi siya naging komportable sa ginawa ni Axel sa kanilang pagkakausap doon sa kay Christine. Dire
directly bilang isang management. Siyempre mayroong mga managers yan at mga in-between na nag-uusap para pag-aregluhin o plantsahin yung mga misunderstanding sa isa't isa. Siyempre kasabi si Pierre ng mga celebrities at nitong mga pumasok na kontestan. Meron mga pinirmahang kontrata yan kung paano ang dapat na protokolo kanilang gagawin kung meron nga magkaroon ng ganitong klaseng aberya o issue. So masaya ba kayo GMA na kinuha nyo for live ulit ang showtime? Para wala pa kayo ilang buwan na may issue na ang showtime. So pagkatapos doon, lumabas nga yun tong video. Hi guys. Ito siya ang kapatid ng ex ni Christine na sinasabi niya noon. Ito daw yung reaction ni Christine nung lumabas yung pag-retract nung sorry ni Vice Ganda. So dito sinabi niya ayaw daw niya i-post yung video. Siyempre nagbe-breakdown yung tao, nagkaka-panic attack o anxiety yan. Dahil sa di naman sanayan lahat ng tao pag sabay-sabay nagko-comment at nambabash sa kanya, nakikita niya yung sarili niya sa kung saan sa parte ng social media. Pero sinabi niya na kailangan daw niya to i-post para ma-defend si Christine. Wala naman daw siyang tinuturo dito na may kasalanan. Ito ay poor management lang on all sides. Pero siyempre hindi mo pwede i-compare si Christine at si Axel sa management ng showtime. Ang daming tao sa kumpanya niya na nagmamanage ang lahat. Siyempre ang pedal at ang brakes ay nandoon sa management. Sila ang kumikita dyan eh. Meron na sila mga binayaran TF para sa mga ex-tel para magkita, di ba? Para pumasok doon sa kanilang show. Hindi naman fair na i-compare mo sila. Dapat ang masisisi mo dyan ay yung showtime. Di ba binatog na yan? Di ko marinig. Nag-video nga po ko eh. Kaya nga. Nakatatlong video ka na iba-iba din yung sinabi. Hindi po. Iba-iba. Paulit-ulit ko po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi ito ang mga tao na nare-replay ang sila kasi hindi nila mag-get yung... Ayun. Dito, may tumatawag kay Christine, hindi ko ma-verify kung part ba siya ng management ng showtime or ano yung kanyang connection sa pagitan ni Christine at ng management. Pero dito, makikita mo yung tono na parang napapagalitan siya na bakit ka nagpo-post sa social media ng taliwa sa pinapakita namin sa showtime. So dito, sinabi niya na binabash na kasi siya sa internet, so nagre-reply siya isa-isa. Diba, syempre, yan ang mahirap pag hindi ka sanay sa ganong klaseng fame. Eh. Lalo na sa ganitong paraan na hindi naman niya kasalanan. Ang nagsimula nito la ay yung pag-call out ni Vice Ganda. So, dito na tayo mag-focus kay La Vice at sa team ng Showtime. Una-una, hindi umaangal ang tao sa ginawa ni Vice. Nakikita niyo sa dulong part ng episode kung saan ni-retract ni Vice yung kanyang sorry, di daw siya nagsisisi na i-defend si Christine dun sa mga nangyari. Pero hindi doon umaangal ang tao, Vice. Umaangal sila sa paraan na ginawa mo ito. Life, di ba? Tapos isang parte lang ang nakita mo. Diba sana ginawa natin to pagkatapos ng show. Dapat kinamusta mo si Christine? Naging komportable ka ba sa ginawa ni Axel? Pero kinall out mo siya on the spot. Para sa akin yun yung malungkot dito na ka-Pride Month pa na. Happy Pride Month sa mga magse-celebrate niyan. Pero dito pinairal mo ang pride mo, Vice. Para kasi anong nangyari, pag diretract ko tong ginawa kong pag-call out kay Axel, magmumukha lang na lahat ng gagawin kong call out moving forward ay wala nang bearing. Mahina na ang suntok. Kasi ibig sabihin no, nag-a-act ako on impulse. At yun yung nangyari dun eh. Kung aware siya, kung talagang business decision, career move lang to ah. Yun ang kanyang napilitang gawin. Kahit alam niya siya, di pala ako sigurado dun sa nangyari. Sila-sila umaayos sa kumukulong tubig dun. Tapos yun, mapupunta na tayo sa Pogi versus Pangit. Eh bakit naman si Vice? Pag Pogi, pinapabayala bumeso. Pag Pangit, hindi. Yun yung malungkot dun. Ang itsura ay subjective. Hindi porket hindi ka Pogi, ay pangit ka na. Sabihin na lang natin na hindi ka kagwapuhan. Kasi kung sa tingin mo hindi ka kagwapuhan, hindi ka pangit. Okay? Pwede mo kasi gamitin na pangit ako para lang maawa. Para kasi yung pag-iisip ng stoicism. Kung ikaw ay mamamblema sa isang bagay na wala kang magagawa, tulad nung kung ano yung pinanganak ka, ano yung itsura mo, yung mga bagay na hindi mo pwedeng palitan o baguhin, kung mas stress out ka lang doon, mag-focus ka sa mga bagay na pwede mo baguhin. Siguro, yung iyong paano mapresentahin ang sarili mo, pagandahin mo ang iyong physique, itsura, marami naman para mag-aral ka, i-improve mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naka-improve. Kasi kung gagamitin mo lagi yung pangit ako excuse, pinapakita na tamad ka na lang. Ah, kasi oh, siguro, di ko lang nagagawa yung mga ginagawa ng Pogi kasi pangit ako eh. Napaka-sad boy nun. Ayoko kasi isipin na porket hindi ganun ka Pogi ang itsura mo, eh pag naging ganun ka na nga, naging ganun, eh pwede mo na gawin yun. Mapapangit ka man o Pogi ka, hindi mo pwede gamitin yun para
humawak ng walang konsento, at kung ano-ano pa mga social cues na ginagawa mo sa pang-araw-araw, mapasa babae man yan o sa lalaki. Kasi hindi naman to bagong bagay. Kahit naman sa pag-apply ng trabaho, mas gusto nila yung mga presentable pumapasok pa nag-a-apply. Ganon din naman yon pag nagko-court ka ng isang ng babae o lalaki. Papasok ka ng application ng trabaho mo, kalat-kalat itsura mo, magulo yung buhok mo, hindi ka nag-toothbrush sa baho, hininga mo, acidic ka pa kasi kape ka ng kape. Diba? Kasama din doon yun. So hindi to bagong bagay na ayusin mo itsura mo. Ngayon pag sabi mong pangit ka, sino nagsasabi nun? Ang beauty is subjective, diba? Beauty lies in the beer holder ka, diba? Iba umiinom para mag-iba itsura nila sa mga kasama nila sa inuman. Pero yung quote kasi na pangit ako, kaya kayo ganyan sa akin, wala tong tinutulungan ang iba. Alam mo naman sa sarili mo yun eh. Pero kung yun laging gagamitin mo excuse, wala ka nang kapupuntahan kundi sa pangit lang ako. Ang gawin mo, gamitin mo ngayon tong pagkapangit mo para improve ibang aspeto ng buhay mo, ibang aspeto ng personality mo. Galing nga mo siguro magpatawa. Diba gano'n naman yun eh. Wala ka magagawa. Hindi naman mag-a-adjust yung mundo sa'yo. So sana gamitin mo tong stepping stone para pagbutihin pa ang sarili mo. Yun yung magiging mas productive way na i-accept kung anong itsura mo. Diba? Kahit kailan hindi ko sinabi na pangit ka dito eh. Diba din sa pinag-uusapan natin. So dito lumabas yung sorry not sorry ni Vice. At ayun na, hanggang sa ngayon naantay pa natin kung ano magiging reaction nila Vice sa kumalat na video nito ni Christine. At siguro kami matututunan tayo dito, yon ay huwag tayong makiramdam sa iba. Kung ano nararamdaman ng tao sa moment na yon, huwag natin sila invalidate. Sila ang nakakaramdam nun. Diba? Wala naman din naman kailangan mag-emote-emote dito. Wala namang rules sa ganyan. Kaya mas naawa ko dito kay Axel at kay Christy. Kasi hindi nila ginusto yung ganitong buhay nung pumasok to eh. Mahirap mag-adjust sa ganyan. Kahit ako naman eh. Mga taong wala namang connection eh. Pero sabihin natin mga connection sila sa loob. Sana sila-sila na lang yung mag-ayos ito. O ang pinakamadaling paraan dito ay mag-sorry si Vice. Pero sa pakiramdam ko sa kanilang istorya at narrative na ginagawa, hindi na to mangyayari. At either makalimutan na lang to kasi hindi naman ito yung first time na meron din naman na pahiya sa Showtime eh. Kasi yun ang style ni Vice eh. Mapamagustuhan mo man yung humor niya o hindi, yun ang kanyang bread and butter, yun ang forte niya eh. Doon siya magaling. At ganun din siya nilalait doon nagsisimula pa lang siya. So para sa akin, especially sukot itong pangyayaring to. Sunod, meme calendar na ba? Alam mo na kung sino sa June. Ayoko na si Vice, sana si Christina, si ano na lang, si Axel. Sulat, galing kay M. Suji. Kailangan din natin magpahinga sa mga sukot eh, pag pagod na tayo. Ito, congrats sa pula, puti ka. Happy Pride Month! Yung mga mahilig sa cocks. Maraming salamat po sa inyong mga pambatong mga anak. Technically, para mga anak na nila yan. Mga tatay na nakalimutan na anak nila sa pag-aalaga sa kanila mga manok. Bato. Sulot. Ano masasabi mo sa mga batang malungkot? Ano masasabi mo sa mga batang malungkot? Gusto ko nila kung malungkot sila. Ako baka depression yun, ha? Sulat! Ano to, doon po ako sa kaiba. Ilang beses ka ako nakakita ng ganitong klaseng photo. Ano to, congrats! Nakita mo si Tita may isa ka ng literal na bay. Happy Pride Month! Ba, ano masama doon? Sulat! Yung gangsta ka sa labas. Hey! Oh, narinig niyo yung kay, ano, kay Eminem? Bagong ano, Houdini. Hey! Snoop Dogg! The O-double-G! Kasi gago kami! Ma! Ano lang? Gutom na ako eh. Walang gangster-gangster sa gutom. Sulat, sulat. Sagutin ang mathematical equation. 1,000 minus 500. Bendas. Wait lang. Zero, di ba? Kasi 500 times 2 muna. Times 2 equals. 1,000. Oh, kasi Maris ba to? Rascal? Maris! 1,000 is... Mali. Correct. Correct. Sukot. Ano to? Happy pro... Eh, bakit? Lalaki ba yun? Si Sales Cano. Well, happy Pride Month sa inyo. Oh shit! Oh shit! Tangina, nag-aabaklaan. Ah, lalaki siya. Bakit ka Pride Month ka? Okay lang Pride kaysa ma-pride ka, di ba? Meron si Vice pareho. Sulot.
hugot ni Juan. Go kay ating nakapolka dots. Aba, ang galing! Aba, ang galing! Yan ang Pinoy Pride, man! Sige, tulak mo! Siksik mo! Yan, sinisiksik ni Vice yung kanyang sorry. Sige, pasok mo! Alam mo na sa Pilipinas, sige, no? Sakot. Outside mafia, malagbag. Ngayon, di ba din kaya malaglag? Dinaan ang kahit magagdag. Kami mga pata na tumala sa sadsad. Yan na sa peak, mga dati na sa... Hindi ka na tumama yung lyrics, ha? Yung lyrics yung may tama o ikaw? Practice ka pa. Pwede ka na sa showtime. Sakot. Si Dolomite. Bad trip. Si Tito Olivar, si Alec, kay EG Leche. Ayoko, iniinis mo lang ako, eh. Sakot. Malakas ang English. Sinasabi ko, eh, palakasin natin sarili natin. Mapasa na narinig natin sa ibang tao para sa iyong sarili. Kung ayaw mo sa itsura mo, kung sa tingin mo, hindi ka kagwa po, wala ka na magawa. I-accept mo yan. Palakasin mo sarili mo. Improve mo sarili mo. In dumbbell press, 38 kilo times 9. Dati, naka 7 reps lang ako ngayon. Nadagdagan nice one, ko na pre. Ng 2 reps. Lakas yan, no? Goods yan. Alam ko talaga pre, na i-stimulate ko para sa iyo. Sunod, maraming salamat, Jade. Si Kuya Albert. Si Albert Einstein, nilogro siya. Logro this day. Kasi masabi ko sa'yo, hindi sa katawan, sa utak mo yan, maghat-hat sa mga babae yan. Nakasugala Albert Einstein, laro kayo. Equals MC squared. Sugala. Seize the chicken on chicken, sabong. Sulot. Si Ding at si Dana abang inihintay yung bat. Pampalakasin kasi nga Pride Month na. Okay, yung mga love chats. Sukot, tol, bili lang kami yel. Saglit lang eh, ito naman oh. Ingat kayo, baka malak din kayo ha. Sulot, matalino mas. Pumili ka ng ex mo. Ano dyan, ano sa dalawag yan? Gusto ko pareho. Wag lang tayo masikip na close-minded tayo sa mga usapin sa social media. Masaya yung pag-usapan. Sulot, magkasama kayo ng tropa mo sa roleplay. Alam ko hindi yan yung spelling na roleplay, pero oh lang malam. Happy Pride Month ulit mga sir. Okay, doon mo nalaman na hindi ka pala pang Pride Month. Hindi kayo talo. Sulot, I miss it. Mahal ba to? Parang mahal ata ang puhunan dito. Hindi lang to on si Barea. Parang buong 100% to ng aking time at effort. Bababa na lang ako doon. Bababa na lang ako. Saan ako nagkulang? Sulot. At doon natatapos sa mga video kaya sino nanalo ngayon? Si Axel o si Christine? Ano, sulot o sukot? So para mga ganito, click nyo na yung video na ito. Like nyo na. Paulo na mabahalap. Shoo!